Creamline fans, sinisigaw ang pagbabalik ni Gia Morado matapos po kasing matalo at ma-3-0 ang CCS. Dito nga po sa koponan ng Cherry Tigo ay kinakailangan magkaroon ng big adjustment ng Creamline Cool Smashers. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pa-like and subscribe naman and pa-hit po ng notification bell for more volleyball updates. Maraming salamat. Well mga kaibigan, bilang champion team nga po ng Creamline Cool Smashers ay dapat pinangangalagaan nila ang kanilang reputasyon at sinisigurado yung kanilang mga player ay nasa kondisyon at may momentum at chemistry sa kanilang mga kasama. Well, sa naging laban nga po ng CCS at ng Cherry Tigo, kung makikita po ninyo yung mga set nga daw po ni Kyle Negrito ay hindi nag-fit sa mga spikers nga po no ng Creamline, especially kay Eliza Valdez, kay Gemma Galanza at sa iba pang mga spiker ng CCS. Lagi lang daw pong pabor dito kay Tots Carlos. Umapila naman ang ilang mga fans dyan, nakapasok nga at nadepensahan nila ang kampyonado noong nakaraang PBL na si Kyle Negrito ang setter. Pero mga kaibigan, sa pagkakatong ito, mas lumakas na po kasi ang Cherry Tigo crossover. Marami po silang mga bagong star player na iba ang sistema. May nanggaling sa F2, si Chang Abi Maranyo, alam nyo naman, iba ang galawan niyan. Dapat nga po ipinasok itong si Dednen Lazaro at itong si Bedeleo na siguradong tataob yung mga spikers, especially itong si Chang Abi Maranyo, makokontra po. Nagkulang din po kasi sa sistema na maayos itong si Coach Sherwin Meneses at tila nagkaroon talaga ng miscommunication yung pagtawag niya po ng challenge kahit. Doon po kasi mga kaibigan nagsimula yung pagkatalo ng Creamline na walang sila ng gana, which is dapat yung set 2 ay siguradong sa CCS na. Sayang po yung 2 points, no, set points na po sila pero nauwi pa sa Cherry Tigo crossover. Kung titignan po ninyo, maganda naman ang pinapakita so far ng Creamline. Pero talagang malakas ang Cherry Tigo crossover ngayon. Tulad ng sinasabi ng ilang mga fans, bilog ang bola. Pero kapag ka nagkaroon ng magandang sistema at estratehiya ang CCS, hindi talaga dapat sila matatalo. Well, alam naman natin magaling ang Creamline. Pero dahil nga po sa pabago-bagong rotasyon ni Coach Sherman Meneses at laging nakakapaglaro ang mga player, no, ay hindi na niya alam kung sino ang kanyang dapat gamitin at kontrahin dito sa kalaban. Well, dapat para sa akin mga kaibigan, pinaglaro man lang sana etong si Bedeleon at si Dendon Lazaro noong mga early nga po ng set 1 para mas nakalamang tayo at nakontra yung sistema nito nga pong Cherry Tigo crossover. Well mga kaibigan, alam naman natin nasa preliminary rounds pa lang tayo at may pagkakataon pang makakambak at makabawi ang Creamline. Hintayin natin sa mga susunod yung panibagong sistema kung papalitan nga ba ng CCS etong si Kyle Negrito bilang setter or mananatili sa mga susunod na game. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update. And please wag na wag kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.